Hello guys! Welcome back to Kuya Ton's TV Guide. So, meron tayong quick unboxing ngayon guys. Itong i-unbox natin is isa sa mga in-demand ngayon, lalo na sa mga students na nag-online class. So, ang i-unbox natin guys ay printer. So, kung nagtataka kayo, ang tatak ng printer natin is brother. For sure, nagtataka kayo, brother. Mahal ang brother, di ba? Yun, doon kayo nagkakamali guys. So itong brother na to, ang model niya is DCP-T310. So ito ang counterpart ng Epson 3110. So in short, itong brother na ito, one of the budget friendly guys. So unbox na natin. Okay? So, itong printer na to guys, compatible ito sa Windows 7, Windows 10, and compatible din siya sa mga Mac OS. So, parang printer nito, universal siya sa mga OS natin. Okay? Alright. And then, 2 years warranty to guys, from the Brother Service Center. 2 years warranty. So, what's in the box? So, what's inside the box is yung printer USB cable niya. And then yung printer power cable. And then, ano na siya? Pre-built na siya ng mga ink, guys. So, nandyan ang magenta, cyan, yellow, and then black. Okay? And then, nandito ang quick setup guide. Tapos, nandito yung CD niya. Ang CD na to, ito yung driver installer niya. Okay. Ayan siya guys. Napakaganda ng printer na to guys. Counterpart siya ng Epson na 3110. Okay. Ang printer na to guys is all in one na siya. Meron na siyang printing, scanning, and photocopying. So ang kagandahan nito guys, Paano ko nasabi yung budget friendly siya? Ang total number of pages na mapiprint niya, pag black guys, ang mapiprint niya kabuuan 6,500 pages. While ang colored naman, nasa 5,000 pages siya. So di ba napaka cost efficient. And then ang kagandahan din ito guys, meron siyang screen display dito. Makikita mo lahat ng task niya, kung ano yung ongoing task ng printer, kung nagka-copy ba siya or nagpiprint pa siya. And then dito, ang kagandahan din naman, maliban dun sa software niya na indication ng ink levels niya, makikita nyo din dito physically kung gaano na ang level ng mga inks niyo. So other than that guys, yung flatbed niya, ang downside lang niya is pagdating sa scanning, ang kasya lang is A4. So, hindi siya pwede ng long bond paper. So, A4 or short bond paper. And then, ang paper tray niya, guys, nandito. So, ayan. Ayan ang paper tray niya. So, A4, pag printing, pwede ang A4, pwede rin ang long bond paper. So, scanning lang siya, hindi pwedeng long. And then, guys, ang kagandahan din ito guys, ang Epson kasi, nire-reset ang Epson once na na-reach niya yung maximum number of pages. So, kailangan i-download mo yung Epson resetter niya para ma-back to zero mo siya. So, ang kagandahan naman ng brother, ito, no need to reset. Continuous lang to. Hanggat may ink ito, continuous lang ang printing niya. So, guys, pasadahin natin yung buttons ng printer na ito. So, sabi ko nga kanina, dito ang ink level. So, physically, makikita nyo yung ink levels niya. Maliban dun sa software niya, ayun, physical checking, makikita nyo doon. Ang advice ni Kuya Tons, once a week, huwag nyo po siyang tawag doon, ititenga. So, kahit once a week, nagpiprint po kayo para hindi po mag-dry yung tube na or yung hose niya. So, iwasan din po natin ma-drain to para hindi po, hindi matuyo yung mga tube hose niya. So, nandito po, makikita nyo yung LED panel display niya. And then, meron siyang option for enlarge and reduce.
So ito, copy quality, ma-adjust natin dyan kung yung quality ng, kung ba-brighten mo ba siya or the darken mo siya. So number of copies, ito, increase, decrease ka lang dito and then yun, okay. So dito, dito yung functionalities niya kung copy, dito ang scan functionality niya. And then, meron din siyang quick button dito for scanning. And then, stop exit, yun, to cancel the job. And then, mono and color. So, kung nag-i-scan kayo or photocopy, pwede siyang, ano, may, pwede siyang monochrome lang, which is black and white. Or pwede siyang colored. Okay, and then, yung the power button. So, ito pala yung flatbed niya. Dito, flatbed. So, ina-accommodate lang ni brother na model ng printer nito is A4 lang or short band paper. So, pag long na siya, hindi na po niya na-accommodate. Pero sa printing naman, yun nga, yung paper tray niya, pwede po ang long band paper dito. Okay guys, pagdating naman sa pag-refill ng ink, so ang recommended po kasing ink ni brother is DT-5000 pagdating kay magenta, cyan, and yellow. And then pagdating naman kay black ay D60. So to give you a idea kung magkano po ang per bottle ni brother. So ang estimated price po ng ink ni brother is nasa 390 pesos per bottle. So if kapos po kayo sa budget, pwede din naman kayong bumili ng generic ink para makapag gawin yung ano, pang refill. Pwede rin po yung mga generic na ink. Pero of course, expect nyo na po na babalba po ang resolution niya or quality niya once nag-refill po kayo ng generic na ink. So yun lang po yung downside niya. Dito naman sa likod niya guys, ang gamit naman nito, once nag-jam yung paper, dito niya lang, dito po mag-i-stack up ang papel. So dito po natin siya hihilain. Okay. Dito naman po ang ano, power sa power cord niya. Dito isasaksak yung power cord. And then, so guys, ang pag-refill pala ng ink nito guys, dito lang siya. So, i-pull lang dito. And then, ayan. So, may indicator naman yan. Magenta, cyan, yellow, black. So, makikita nyo dito. Yun nga, sabi ko nga kanina, pwede naman kayong gumamit ng generic ink. Pero yun nga, medyo apektado yung resolution and quality niya. And then guys, ang connectivity nito guys is wala siyang wifi and then wala din siyang LAN. So direct USB lang siya. So para makita niyo ang USB niya, dito siya guys. Nandito siya. Open niyo lang 'to. Yan, open niyo lang 'yan guys. And then nandito ang USB niya. Napaka-secure ng USB cable niya. So ang gagawin niyo dito, sasaksakin mo yung USB cable niya dito and then yung wire gagapon siya dito. Ayan, papuntang likod. So napaka-secured niya, guys. Ito palang brother na to, guys, made in Japan siya. So tested, quality, and then proven. Brother back then, napakaganda din ng brother, guys. Okay guys, so explain ko lang yung regarding sa paper tray niya kung paano tayo mag-replenish ng ano, band paper. So dito siya guys, i-pull nyo lang to guys. And then, yun nga. Ito cover lang to guys. So inaangat lang yan. Yan, inaangat lang yan. So by default, ganyan siya sa loob. So of course, obviously, technically, hindi po kakasya ang band paper dyan. So meron siyang ano, konting pinipihit dito para mag-adjust yan. And then, so yan, by default, ganyan po ang size ng bond paper. Ayan. So i-adjust nyo na lang po. Depende sa paper preference nyo. And then, yun nga, by default, naka A4 po ito. So kung maglalagay po kayo ng long bond paper, press nyo lang po dito para mag-extend po siya. Ayan siya guys. So for long, ganyan siya. If I'm not mistaken, 8.5 by 13 yun. Or 8.5 by 11. Ayun, basta extend nyo lang dito. So pagbabalik nyo na, press nyo lang yun. Then tulak nyo lang. And then ito, ano lang yan naman yan. Cover lang naman yan guys. So ayun. Then, you're good to go guys. So guys, bago natin i-end yung video na to, ang price pala nito guys is nasa 7,950. So wow!
Mas mahal siya ng konti kay Epson, pero apple to apple comparison, guys, pareho silang cost efficient and however budget friendly din silang pareho. So kung first option niya ang Epson, i-re-recommend ko sa inyo ang Brother as your second option dahil cost efficient din ito. Okay, guys, so sa lahat ng hindi nakakapag-subscribe, di pa nakakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo, Kuya Tons PC, guys. Pakiclick nyo na din po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga ilalabas ko pang videos. Okay, guys, so sa lahat ng nakapag-subscribe, maraming salamat. God bless, take care, and catch you up with my other videos. Thank you.